i-impake yung mga gamit natin. Gusto ko nang bumalik ng Manila. Ano? Hoy, Cass, nag-promise ka na, ha? 1 week pa tayo dito, eh. Celine, pwede ka lang mag-stay dito kung gusto mo, eh. 1 week na lang naman, eh. Ako, babalik nila ako doon kay Nanay Bebeng. Akala ko pa naman yung pag-ibig magpinsan natin is through thick and thin, sa hirap at kinawa, sa isla o wala. Tapos ganito pala, iiwanan mo lang din pala ako. Eh, wala naman akong ginagawa dito eh. Kaya naman ni Ate Guada, lagi niyo rin naman akong iniiwan. Okay, fine. Hindi nag-work yung strategy ko. Pwede ba, Celine? Tigil-tigilan niyo na nga ako dun sa mga strategies na yan, ha? O sige na, promise na. O, bukas, mamamasyal na talaga tayo. Total, sa isang araw ko pa naman kailangan bumalik sa kabilang isla, eh. Sige na. O sige. Pero pagbalik mo dun sa kabilang isla, kailangan kasama na ako, ha? Hindi na ako pwede maiwan dito. Okay, okay. Naku. Kung hindi lang talaga kita kilala, iisipin ko na may nangyari sa inyong dalawa ni Ellie habang wala akong yan, no? Bigla ka nag-i-impackage yan. Ano ba? Wala nga nangyari. Ah, walang nangyari. Eh, kaya pala nagkakaganyan ka. Ang sungit-sungit mo. Selena, ikaw ah, malisyosa ka talaga. Ikaw. Aba, ah, ay, ikaw, tigil. Ikaw, ano po? Ikaw maglalaban nito, Cass, ha? Ikaw nagtatapon, nagkakanag... Ano to? Box? Say, pati... Wala to. Okay, ha? Ano yan? It's... Makeup kit ka to. Makeup kit? Okay, makeup kit mo, ha? Cartoon. Akala ko magiging pagpinsan natin may ease naman or wala. Ano ba talaga yan? Wala. It's nothing, guys. Look, I'm going to get a glass of water. Nauhaw kasi ako eh. Ikaw, kalat mo, linisin mo. Don't touch my box, ha? Nagbabakasyon lang talaga ako. Babalik din agad ako ng States. Masanay na nga yata ako dun eh. Ano nangyari, Ellie? Anong nangyari sa'yo? Ano nga ba nangyari, Jackie? Anong nangyari sa atin?
Bago ka pala, yung masagot ka to. Balik mo na yan doon. Sinami ba pa yan? Bahay pa kita eh. Pare, mga bobo waiter dito eh. Pare, pakinggan nyo. Pare. Pati yung singer, Pano. Hoy! Kumanta ka naman! Huwag mong gawin ko na yan! Sa mga kadarating lang, welcome po sa Solo Demor. Sana po mag-enjoy kayo ngayong gabi. Babalik po ako para sa third set ko, maya-maya lang. Thank you. Kahit huwag ka nang bumalik! Biritso ka nalang sa nanay mo! Uwi ka na! Basag na basag yung boses mo! Mga sir, naparami na huwag yata ang nainom nyo. Hinay-hinay lang tayo, ha? Ano pakialam mo? Problema ka ba? Wala naman ho. Huwag na kayo pakialaman! Pakialaman mo na yung pagganta mo! Huwag yung pag-iinom namin! Gago! Mga boss! Bale. Pwede ho bang pakihina ng bosses natin? Natatakot ho kasi yung ibang customers nagsisialis na. Maingero tayo, malam. Nagbabayad kami. Gagawin namin kung ano ang gusto namin. At huwag mo kami papangaralan. Ang ganda. Kung gusto nyo, on the house. Yung mga ininom nyo, umilis na lang ho kayo. Pinapalis mo kami? Bakit? Sino ka ba dito? Nasa man manager nyo? Ako, may-ari. Bakit? Ano problema nyo? Ito ungas na to. Pakialamiro! Hindi ungas yan. Kung maaari sana, makikiusap ako. Hinahol lang kayo. Magugulo na kayo eh. Natatakot na yung mga customers kong iba. Bastos din pala to eh. Di mo ba alam kung ano ako? Sige, pare. Bakit? Ano ka ba? Kaya mo yan. Waiter din ako. Ang alam ko, the customer is always right. At ako, ang customer dito. Okay yan, pare. Problema mo yan. Okay yan. Sige. Okay na. Pwede na lang, wag na kayo masyadong magulo. Okay na, mag-inuman kayo, mag-enjoy kayo. Ayos na yon, okay? Okay. Ayos lang, Emilio. Sandali lang. Alam mo akong yelo, wala naman yung kape ko. Abang, pasensya na ho sa gulo kanina. Tapos na yun. Masira ulo kasi talaga. Ikaw maglala, hindi nababalik ang mga yun. Itong laki kong to, hindi sila obra, no? Pasensya na ho talaga. Ayos lang yun. Ba't tinitingnan mo? Ganito na talaga yan. Pero ito mas matibay kong panuntok. Hindi ko na nga lang nasasara na kagaya nito. Pero matatag yan, matibay yan mga yan. Amang, kung okay lang sa inyo, ano bang nangyari sa kamay niyo? Sabihin nating itong mga kamay na to ang buhay ko nun.
biglang isang araw, nabago buhay ko. Dahil nung araw na yon, nasira itong kamay ko. Nasira man ho ang kamay niyo. At nabago ang buhay niyo. Hindi naman nang bago nun ang pagiging mabuti niyong tao. Oh. Iluan mo yung mga pasa mo. May dugo ka pa niya sa may labi mo. Mag-alala, papalitan ko yung gitara mo. Salamat ako. Ayos lang. Of course, I'm home. What do you think? Saan naman ako pupunta? Hindi naman ako pwedeng pumunta kung saan-saan ang hindi ka kasama, hindi ba? Kahit wala na akong ginagawa dito, kahit mamatay na ako sa boredom, hindi naman ako makakaalis dahil yan ang gusto mo, hindi ba? Oh, no. No, 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 darling. I'm not complaining. I have no reason to complain. So I'll expect you for dinner. Umuwi ka ng maaga, ha? Bye, darling. This is the life. What a life. It's just so easy for you, isn't it? It's just so easy for you to make people suffer! Because you are heartless, Ma! You have no conscience! You are selfish, Ma! And you just proved to me how selfish you are! I'm ashamed that you're my mother. And look where you have put me, Jaime. I am stuck here. Alone. Miserable. Para lang sa babaeng yun. Iniwan mo ako para sa Celine na yun. Nagbaka sakali lang ako. Baka ka ako eh, bumalik na si Eddie. Matagal-tagal na rin siya sa probinsya. Oo nga, ilang buwan na rin. Sanay na siya sa buhay probinsya. I doubt it kung magugustuhan niya pa dito sa Maynila. Masaya na siya dun sa farm niya. Mabuti naman kung ganun. Masaya akong malaman na settled na siya dun sa sarili niyang lugar doon. Alam mo, Gloria, naging magkaibigan kami ni Ellie. At mananatili siyang isang kaibigan. Pinarating ko nga sa kanya nung minsang tumawag siya. Sinabi ko dumalok at nangungusta. Marami daw salamat. At hayaan mo raw, kapag lumuha siya ng Maynila, dadalaw siya sa auto shop mo. Maraming salamat din, Tomas. Hindi mo nakakalimutan ang anak ko. Magaan kasi ang loob ko kay Ellie. Gaya nga na sinabi ko sa kanya, kung may naging anak man ako, gugustuhin kong maging kagaya niya. O, ikamusta mo na lang ako kay Ellie ulit. At sana nga, magkita kami muli. Sinabi mong uuwi ka ng maaga dahil dito ka magdi-dinner. Nalipasan na ako ng gutom sa paghihintay sa'yo. Eh, kumain tayo ng dinner ngayon. Wala mong problema siya. Huwag na! Nalipasan na ako ng gutom! At nag-dinner ka na, di ba? Baka mamaya yan, hindi ka matunawan maging kasalanan ko pa, kaya huwag na. Corazon, napakaliit na bagay nito. Pwede ba? It's so easy for you to say that dahil hindi ikaw ang nabuburo dito buong maghapon. My God, I used to own a company, Tomas. I used to run it. I used to close multi-million dollar deals. I used to be a big name in the business world. At ano ako ngayon? Ha? Ano ang pinagkakaabalahan ko araw-araw? Ano ang iyahanda sa breakfast, lunch, and dinner mo? And you don't even have the decency to call me para abisuhin ako na hindi ka makaka-uwi sa oras. Hindi rin kita makontak dahil masarado ang mga cellphone mo. Ano ba pinagkakaabalahan mo?
What have you been up to? Saan ka ba nang galing, ha? I have the right to know. Kina Ellie. What? Ay, nakikibalita ako sa kaibigan. Ano ba? Kaibigan? Kaibigan mo si Ellie. Di ba nagkasundo na tayo? Napuputulin mo ang lahat ng mga communications mo sa kanya? Huwag kang praneg. Hindi naman threat si Ellie sa relasyon natin, di ba? Hmm. Ah, ganun. Baka hindi ka nakikibalita kay Ellie. Baka naman, doon sa nanay niya. Saan? Pati ang kapatid mo, pag-iisipan mo na masama. Ano kilala ko ang kapatid ko. Lahat ng akin, lahat ng meron ako, gusto niyang kunin. At hindi ako papayag na pati ikaw kukunin niya sa akin. Ni hindi ko nga binanggit dahil alam kong ayaw mong malaman niya na magkasama tayo, di ba? Oo, fine. Di ipapakilala kita sa kanya kung yan ang gusto mo. After that, puputulin mo ang lahat ng mga communications mo sa kanya. Hindi ko alam kung naiinggit ka sa kapatid mo o nagseselos ka lang sa akin dahil mahal mo na ako. Tomas, this is not about love. This has never been about love. What we have, companionship, ang tawag dyan, hindi ba? Yan ang meron tayo. Companionship? I don't think so. I think this is more about survival. Your survival, corazón. Bakit? Ako lang ba ang nakikinabang sa pagsasama natin? Listen. Just be the girl I want you to be. At wala tayong magiging problema. Tawagin mo siyang companionship, pagsasama natin, kung ano man. Pagod ako, I'm going to take a bath. I want you to give me a massage after, okay? Hi, Gloria. Hi, Tomas. Nadan ka? Kami. Actually, kami ang dumaan ni Tomas. Corazon, natutuwa naman ako at dumalaw ka. Of course, you know Tomas. Ang special friend ko. Hindi mo nabanggit sa akin na kilala mo palang kapatid ko. Darling, salamat sa paghatid mo. Magpapasundo na lang ako sa driver mamaya, okay? Okay, sweetie. Oh, Gloria, iiwan ko muna kayong magkapatid at sigurado kong marami kayong pag-uusapan. I'll see you at home later, okay, darling? Okay, sweetie. Be good now. I always am. Di mo ba ako patutuloyin? Of course. Tuloy ka. Corazon, si Tomas. Hindi mo kailangang... Tomas is my special friend. And I am his. Matagal-tagal na rin kaming ganito. And we rely heavily on each other. Kailangan niya ako. At kailangan ko siya.
Kaya ka lang ba sumasama sa kanya dahil... Sa pera? Yes. Maybe. But that's none of your business. Kung sumama ako sa kahit sino, para sa pera o sa hindi, wala ka nang pakialam doon. You're above this, Corazon. At alam kong alam mo yan. Wala kang alam, Gloria. Wala. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Kaya wag mo akong uhusgahan. Dahil wala kang karapatan. Nagmamalasakit lang ako sa'yo bilang kapatid mo. Hindi mo kailangang kumapit sa kung sino para lang mabuhay. Huwag mong sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Dahil hindi ikaw ang nagdaan sa gutom. Hindi ikaw ang pinabayaan ng sarili mong anak. Hindi ikaw ang inabandona para magdusa mag-isa. Walang umabandona sa'yo. Lahat kami tinulak mong papalayo. Nung isang araw, tumawag si Jaime. Oh, save it! I don't wanna hear it! At ayoko na makarinig ng mga paghuhugas kamay mo. I just came here to say one thing. Back off, Gloria. Just back off. Wala akong intensyong masama sa'yo. Alam ko nagkulang ako sa'yo bilang kapatid mo. At hindi kita masisisi kung hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin. Pero wag mo naman isaradong puso mo para sa anak mo. Anak mo pa rin siya. Kung magsalita ka, akala mong napakabuti mong ina. Pwede ba, Gloria? Tigilan mo na ako. You, of all people, have no right to lecture me on how to mother my son. I have raised JB the best I knew how, and yet he still failed me. Ako ang may karapatang magdamdam. E ikaw, anong klaseng ina ka sa anak mo? Ni hindi mo maiharap sa kanya ang tatay niya. At least JB knows kung saan siya galing. Pero ang anak mo, masahol pa. Sa singaw. So stay the hell out of my life, Gloria. Marami ka na nang inagaw. Inagaw mo ang negosyo. Inagaw mo ang lalaking minahal ko. Pati na ang anak ko. Hinding-hindi na ako papayag na maagawan mo pang muli. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag mong hihintayin na bilangin ko sa pagmumukha mo ang lahat ng mga kasalanang ginawa mo sa akin dahil hindi mo gugustuhin. Kaya huwag na huwag mo akong sasalingin.